Magandang araw mga tol. So ano na naman tong nababalitaan kung sinuntok daw si Ryan Garcia. Naging busy kasi kahapon mga idol dahil sa binyag ng anak ko. So pinanood ko yung pangalawang press conference ni Ryan Garcia versus Tank Davis. So wala naman akong nakitang sinuntok si Ryan Garcia. Malayong pagkakaiba ng suntok don sa ginawa ni Tank Davis. So parang nag-asaran lang yung dalawa, syempre parte yan ng pay-per-view. Kasi ang ginagawa ng dalawang mga tol, palipat-lipat sila ng venue kung saan gaganapin yung press conference. Sa unang press conference kasi nila medyo hindi ganun ka-hype dahil hindi sila masyadong nagbangayan. Pagdating dito sa pangalawang press conference, syempre gumawa sila ng hype para mas lalong umingay yung laban. Malapit na kasi yan mga tol, April 22, kaya kailangan nila ibenta para mas maraming pay-per-view, mas maraming ticket, mas marami ang kikitain sa laban. Sabi nga Tank Davis mga tol, medyo inaasahan daw niya ang 2 million pay-per-view. So abangan natin yan kung marami talaga ang bibili sa pay-per-view. Tingin ko naman marami talaga ang bibili dyan kasi malaking laban ito. Kahit hindi champion yan si Ryan Garcia, malaki naman ang followers niya sa social media. Kahit wala kang hawak na belt ngayon, basta sikat ka, ikaw pa rin ang mas gusto ng promoter. Iba na kasi ang panahon mga tol, siyempre nag-upgrade na tayo. Nandito na tayo sa mundo ng social media. Dapat ang gawin itong dalawa mga tol, gumawa pa ng mas malaking eksena. Katulad dati sa nangyari kay Lewis at Mike Tyson. Talagang nagbanatan sa face-off. Kaya maganda sana kung gawin ni Ryan Garcia, biglang buhatin niya si Tank Davis tapos ibalibag. Para mas mag-trending talaga mga tol, para pag-usapan yung laban nilang dalawa. Kasi sinasabi ni Tank Davis mga tol, wala naman daw pamatay si Ryan Garcia, yung left hook lang. Kasi kung tatanggalin daw yung left hook ni Ryan Garcia, wala nang matitira sa kanya. Dahil sabi ni Tank Davis, walang footwork si Garcia, walang head movement si Garcia at hindi rin magaling sa loob ng ring. So sabi naman ni Ryan Garcia mga tol, nagpasalamat pa kay Tank Davis dahil sinabi daw yung kahinaan niya. Ngayon yun na daw yung i-improve niya sa laban. So abangan na lang natin yung dalawa mga tol sa April 22. Kung gusto niyo tumaya sa laban, mag-register po kayo sa pin comment para ma-register po kayo ng aking admin. Sa ibang banda naman, usapang Usyk versus Tyson Fury. So tinanggap daw ni Alexandre Usyk yung 70-30 na hatian na ino-offer ni Tyson Fury. 70 kay Tyson Fury, 30% lang daw kay Alexandre Usyk. Pero may kondisyon si Usyk kung bakit tinanggap niya yung 70-30 na hatian. Kailangan daw mag-donate ng 1 million si Tyson Fury sa mga Ukrainian. Maraming analyst ang nagsasabi na masyadong greedy itong si Tyson Fury dahil 70-30 ang binibigay niya kay Usyk. Samantalang tatlong belt naman ang hawak ni Usyk, kay Fury naman isang belt lang. Parang ginawang challenger lang umano si Alexandre Usyk na 30% lang ang ibibigay sa kanya. Pero wala naman problema kay Usyk mga tol, basta mag-donate daw si Tyson Fury sa mga Ukrainian people. So maganda naman yung pakay ni Usyk mga tol, parang hindi naman pera ang hinahabol niya. Ang hinahabol niya dito ay yung legacy na siya ang maging unang undisputed 4 belt sa history ng heavyweight. Kaya may report ngayon mga tol na Usyk close to deal for undisputed heavyweight title bout. Sa ibang banda naman, Triple G binalita po kahapon na binakante na po ang kanyang WBA. Kung matatandaan, binakante rin ni Triple G ang IBF niya at ngayon binakante na ang WBA. Ang nangyari ngayon mga tol, si Eris Landilara na posible sana makalaban ni Triple G. Na-promote na po siya bilang Super WBA Champion. Dating regular WBA, na-promote na siya bilang Super Champion. So hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon mga tol. Maraming salamat po.